Mararating ang presensya ng Pilipinas sa Escoda Shoal. Yan ang ginit ng National Maritime Council sa kabila ng pag-alis doon ng BRP Teresa Magbanwa. Ayon kay NMC spokesperson Alexander Lopez, base yan sa direktiba ng Pangulo. May papalit daw agad na barko sa Escoda Shoal pero hindi pa niya ito idinitalye. Muli iginit ng NMC at ng Philippine Coast Guard, hindi withdrawal o pagsuko ang ginawang pag-alis ng ating barko. At kaya raw inalis doon ang BRP Teresa Magbanwa dahil sa masamang panahon, pinsala ng barko, kakulangan ng supplies at pagkakasakit ng mga tauhan nito. Ayon mismo, sa ilang tauhan ng BRP Teresa Magbanwa, pinagkasya lang nila ang isa't kalahating kinong bigas sa mahigit 60 sakay ng barko. Sa loob ng 3 linggo, ginawa na lang daw nila itong lugaw. Naharang kasi ang pag-resupply sana noong Agosto. Bukod sa kaunting pagkain, naubusan na rin sila ng inuming tubig. Kaya't bukod sa tubig-dagat na sinasala gamit ang freshwater generator, iniinom na rin nila ang tubig mula sa ulan at aircon. Dahil dito, ilan sa kanila ang nagkasakit. Na-discover yung chief engineer namin, sir, na pwede namin inumin yung tubig from our air conditioning unit, sir, yung na-condensed na tubig po dun, sir. Meron po kaming mga tropa na nahihilo kasi gutom, kumakalam yung tiyan sa gabi. Anong ginagawa niyo pagka ganun? Wala po, sir. Natutulog na lang at ano, nagpapahinga po, sir. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.